Kumusta po OTG friends and welcome back to our channel. My name is Ray, your chef on the go. And for today's video, ang pag-uusapan po natin ay kung paano gumawa ng letter of good conduct. Ito po ay pwede natin gamitin sa kung kayo nagtatrabaho sa cruise ship, sa tanker, sa cargo, offshore, o any seagoing vessel. Isa po itong example. Gagawa po tayo ngayon para kayo ay mag-guide kung paano ang tamang paggawa ng letter of good conduct. And if you're interested, please keep on watching. I'll appreciate if you subscribe, follow, like, share, and kindly hit the notification bell so that you will be notified with our upcoming videos. Letter of good conduct. Applicants who have spent more than a year working on merchant ships, cruise ships, private yachts, and oil rigs have to submit a police certificate. The country under which the ship operates is responsible for issuing the certificate. Meron po tayong related video dyan sa pagkuha ng police certificate ng mga OTG friends natin na mga seafarer. Pakicheck nyo po. Applicants should also provide a letter of good conduct from every ship na inyong pinagtrabahuan o sinampahan. The letter has to provide the name of the ship, nature of the job, date started and ended, and a brief statement about your character. In cases where applicants have worked less than 12 months in a particular vessel, the letter of good conduct will suffice. Para sa mga tropa po natin dyan na nasa cargo, tanker, livestock vessels, offshore, yung medyo kaunti lang yung crew size, palagi ko mas madali pong makakuha nito dahil pwede kayong mag-compose or sundan nyo yung letter na gagawin natin ngayon. And then, dahil nga, di ba, si Chief Cook o si Mayor, kadalasan naman ni goody-goody sila ni Kapitan or ni Chief Mate, pwede nyong ibig sabihin eh, pwede nyong ipakiusap or ilapit sa kanila na pirmahan yung inyong letter of good conduct para pagdating ng panahon, meron na kayong isang requirement habang kayo ay nandiyan pa sa barko. Pwede nyo nang gawin habang kayo'y nasa kabina. I-compose nyo na yung inyong letter. Katulad yung gagawin natin. Sundan nyo lang po yung gagawin natin. At pagka nagkaroon ng Sabado nights or konting happy-happy sa crewmess, pwede nyo nang iabot kay Kapitan o kaya kay Chief Mate para malagyan na nila ng mahiwagang signature at isang requirement na po yun. O nga pala, minsan may pantatak sila doon. Maganda rin nga pala yun. May pantatak doon sa mga cargo at saka yung dry seal. Kasi may ano yun eh, may mga ano tawag dito, may number ng barko at saka yung mga call sign. Yun, maganda. Isang matibay na proof din yun kapag kayo ay nag-apply. Sabihin eh, legit talaga yung inyong document. Okay, punta na po tayo sa pag-compose ng ating letter. Kung kayo po ay nasa mga kabina na or nasa crewmess, pwede nyo pong isingit ang paggawa ng letter of good conduct para habang may pagkakataon kayo ay makapagpapirma na kayo kina kapitan habang nandiyan pa kayo at naka-convert. Kung makakakuha po kayo ng papel na may letterhead ng barko, mas mainam. Kung hindi naman po, pwedeng i-type nyo na lang po dyan yung pangalan. Halimbawa ngayon, i-type natin ay MB
Explorer. And then, ilagay natin ay ang kanyang plug ay Malta. And then, ilagay nyo po dito sa kabila ay Department of Immigration and Border Protection GPO Box 9984. Sydney, NSW, Australia. And then, mga tatlong space. Di naman kailangan perfect na perfect. Dear Sir, Madam, tingnan natin kung anong pwede isa-suggest niya. Ay, hindi. Okay. Ito na lang. Koma. Tapos, lagay natin dito ay Certificate of Good Conduct. Ayan. And then, mga dalawang space ulit. I confirm that the below named crew member was employed on a or on this vessel by insert nyo po rito yung insert company name. Yan. Ilalagay natin dyan na i-highlight natin. Yan. Saka ito. Itong isa. Ay. Kamabra. Yan. I-highlight din natin itong isa. Para dyan yung ilalagay yung yan. Tapos in accordance with the following. And then, meron akong nagawa kanina. Ito, i-insert ko na lang. Ayan. Ilalagay nyo lang dito kung alimbawa, employee name or crew member. Lagay natin dyan. Juan de la Cruz. Tapos, date of birth. 01 January 1990. And then, passport number ay P12345678. And then, vessel name MB MB ayaw niya, ayaw na, pwede na yan, X Explorer.
And then position or title. Position or title ay chief cook. Pwede rin ng or second cook. Or assistant cook. Messman. Ayan. Tingnan nyo po kung alin diyan ang inyong position. At saka kung ano yung nakatatak sa Seaman's book at sa kontrata, yun ang ilalagay nyo diyan. Ayan po, chief cook. Tapos, country under whose flag the ship, Malta. Malta. And then, dates of employment. Okay, ito. Halimbawa, ilagay natin dyan ay 01 January 2022 to palagay mo ng 6 months ay 30 June 2022. Ayan, pwede na yan. And then, di kompleto na yung details natin dyan. Ibababa natin konti. Okay. Our records confirm that ito pangalan nyo, Juan de la Cruz. Highlight natin. Did not have character concerns whilst working on board. The vessel. And then should you require any further informations, please contact. Ilagay nyo na lang dito si ano ba magandang pangalan? Emilio Santos na lang. And then position captain, o minsan nilalagay nila dyan eh, master. Ayan. And then kanyang contact number or email, pwede email. Kadalasan naman ito eh, yung ang nilalagay dito yung email ng vessel eh, captain dot mb explorer at cargo.com. Halimbawa lang yan, pakitanong nyo na lang. And then kung may number, lagay nyo na lang dito yung insert number. Ayan. And then yours sincerely, yung pangalan ulit ni pabakong konti, pangalan ulit ni kapitan, yun dyan, Captain
Emilio Santos. And then, kung magkakaroon po kayo pagkakataon, ito nga, sabi ko, papirmahin nyo na. Ayan. Kita nyo po ang ating example ng letter of good conduct. Ayan. Mas madali po ito. Sabi ko nga, mas madali ito sa mga tropa natin na nasa mga smaller vessels. Kasi nakakausap natin, nakakakikita natin yung mga official sa crew mess. Kadalasan yan si Mayor, di ba? Maakyat tayo sa bridge kapag kayong magsasubmit na yun ng mga order o kaya yung victualling. Kaya nagkakaroon tayo ng interaction sa mga opisyal. At sa kamisan, kung habang si kapitan ni nagkakape o nagmimerienda, yun pwede nyong papirmahan. Yang document na yan para meron na kayong isang document. Ito po ay example lamang ha. Example lamang. Sana ito yung maging guide. Pwede nyong palitan yung mga words. Pwede nyo pong palitan yung mga details na nilagay ko dyan. Nasa sa inyo. Minsan, may nakasama ako na shipmate na mabait at saka magaling. Aayusin niya pa yan. Gagandahan niya pa yung inyong certificate of good conduct. Ito, simpleng letter lang yung ginawa natin. Minsan, may mga kapitan at may mga shipmate talaga na magaling mag-compose at kung kayo ay good terms at tropa kayo, palagay ko they will be more than happy na gawang kayo ng ganito. Isang letter. Tapos, sabayan nyo na lang din ng ano, ng pulutan. Sa mga tropa naman po natin na nasa mga cruise ship, lalo na yung mga malalaking cruise ship, di ba? Parang wala akong naalala na nakapag-request ako ng letter of good conduct sa cruise ship. Pero, paki-update nyo po ako ha, kung ito ay binibigay pa. Kasi noong time, mga 2005, di ba? Tagal na. 2005. Kapag kami nag-disembark sa cruise ship, binibigyan kami ng ganito eh. Ganyan to. Ay, di ata kita. Ayan. Ayan. Certificate of Discharge. Ayan. Nakalagay dyan yung Department of Maritime Administration. Galing to sa barko. Ha? Sa cruise ship. Ha? Tingnan nyo po. Update nyo na lang po ako. Yung mga tropa natin dyan. Mga OTG friends. Meron ito. Kasi ito, nakuha ko to ano pe 2006 yan. At saka ito pa isa yung kanina Bermuda. Ito Bermuda rin yan. Letter of discharge, tingnan niyo ha, Bermuda government yan, certificate of discharge yan, meron siyang ganito yan, letter yan, then yan. Yan, hindi ko kasi pwedeng pakita yung buong document eh. I-edit ko. Tapos pakikita ko, buburahin ko lang yung mga ibang excuse me. Ibang mga details. Ha, pero halos ganun lang 'yan. Ganyan siya sa malayo, ganyan 'no, malaki. Ganyan. Ha? Nandiyan nakalagay yung inyong pangalan, mga information, IMO number, port of embarking and port of disembarking or discharge, and then date of issue, yan, signature of master, nandiyan, saka yung tatak. Ganyan. Tingnan nyo po kung ano, kadalasan to ibinibigay to kapag ka nagsasign off sa barko. Alam ko yung ibang mga tropa natin, ito'y tinatapon lang. Ako kasi mahilig ako magtabi ng mga document. Kaya yan, lahat nakatabi. Ha? Magagamit nyo po yan. Isa yan sa mga proof na kayo ay nakapag-disembark. Kasi
doon sa agency, makapagre-request po tayo doon ng CSRB certificate. Oo. Pero, isang magandang proof din po ito kasi kapag nag-a-apply tayo ng trabaho sa Australia. Kasi, ma-check nila yan sa database. Lalo na ngayon, di ba? High-tech na. Ayun po. Sa mga tropa ko dyan na mga seafarer, mga chef on the go sa barko, kindly comment down below kung nasang stage na po kayo ng inyong application papunta ng Australia. Titingnan natin kung sino na yung mga sumusunod. At marami pong salamat at unti-unting lumalaki yung ating pamilya. Kahit na pa isa-isa nadadagdagan yung ating mga subscriber. Sana po ay nakatulong. At kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, please share to your family and friends. At please subscribe, follow, like, share, and kindly hit the notification bell para updated po kayo sa ating mga upcoming videos. Comment po kayo at titingnan natin kung masasagot natin ang inyong katanungan. Salamat po sa panonood. Safe voyage and see you soon. God bless.